patuloy na pagtalima ng tapat sa paanyaya ng Panginoon. Ang hamon ng Ebanghelyo ngayong 26 na linggo sa karaniwang panahon. Sa hirap man o ginhawa, inaasahan tayo ng Diyos na maging sincero sa ating tugon sa Kanya. Sa panahon ng kaliwat ka ng krisis, hinahamon tayo ni Jesus na patuloy ipakita ang ating kumpiyansa. Sa mabuting balita, sinasalamin ng talinghaga ang dalawang uri ng pagtugon sa Diyos. Ang anak na sumagot ng oo sa kanyang ama, subalit hindi naman ginawa ang ipinag-uutos. At ang anak na sumagot ng hindi, subalit nagbago ang isip at sumunod sa uli. Tanong ni Jesus, sino ang tumupad sa gusto ng Ama? Ani Kristo, sapagkat hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa sa kalooban ng Ama. Mahalaga kay Kristo ang pagiging totoo natin sa salita at sa gawa, lalo na sa harap ng mga pagsubok. Dagdag pa ng Panginoon sa Ebanghelyo, mas mauuna pa sa inyo ang mga publikano at mga babaeng bayaran na itinuturing na makasalanan ng lipunan sapagkat sila'y nakinig at nagbago bilang tugon sa paanyayang magsisi, kaya't sila'y napabilang sa kaharian ng Diyos. Aniya. Ang tanda sa makatuwid na tayo ay kabilang sa mapapalad na kasapit sa kaharian ay ang patuloy nating pagtugon sa kalooban ng Diyos. Ano pa man, mahalagang patunay ang ating pagiging mga anak ng Ama, ang ating katapatan sa puon, sa salita at sa gawa, sa lahat ng oras. Kuna ng simbahan, entry into the kingdom requires of us a continuing and living desire to accept God's will for us. At each moment of our life, it is a yes said over and over again. Huwag sana tayong maging katulad ng unang anak sa kwento na nagbito ng salita ngunit nagkulang sa gawa. Marami pa rin sa atin ang katulad ng ikalawang anak sa talinghaga. Sumanggi sa simula, pero nagbago at nakonsensya. At sa huli, ay tumalima sa kalooban ng kanyang Ama. At sinunod ang tama, posible, at totoong nangyayari sa tunay na buhay, ang pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos ng isang tao. Sa huli, ani Bishop Teodoro Bacani Jr., it is how we end that matters most. Yes, we can change from good to bad or from bad to good. If we are already good, may the Lord give us the grace to remain good. But if we are bad, then may He touch our hearts and make us good. Dalangin at hangad ng Iglesia para sa tanan ngayong linggo. Heavenly Father, help us to say yes to your saving initiative and embrace fully the beauty of your grace.
teach us to put on the mind of Christ, whose yes is total and complete. Amen. Nawa, maging oo tayo sa salita at oo sa gawa, palagian sa Diyos. Amen. God bless you.